pinamagatan nating Jesus keeps quiet. Pwede sigurong Jesus keeps quiet. Bakit? Bakit siya nanahimik? Mark 14:55. Ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang makita. So alam-alam natin agad, there would be no objective trial. Nililitis si Jesus. The court was looking for evidences to condemn him. They were not looking for truth. So yung sinasabing lutong makaw na to, yung alam na ang result, alam na natin kung saan pupunta ang usapan, so nanahimik na lang si Jesus. The priests and the other religious leaders had already decided long ago to kill Jesus bago pa nila nadakit. Matthew 12:14. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Malaking tinik talaga sa lalamunan nila si Jesus. Kasi maraming itinuturo sa tao na nagpapalaya sa tao mula sa kontrol ng templo, mula sa kontrol ng tradisyon, mula sa pagpapahirap ng loob ng law, na siyang kinakatawan itong mga priest na ito, at si Jesus naman ang mga tao ipinapalaya, siyempre, on collision course yan. At dumating na nga, it came to a head, kaya... ang Panginoon ay dinakit na at nililitis na. John 7:1. Pagkatapos ito inilibot ni Jesus ang Galilea, iniiwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ang mga pinuno ng mga Hudyo doon. Yung Judea, nandun ang Jerusalem, nandun ang temple, yun ang iniiwasan ni Jesus kasi hostile talaga sa kanya yung mga religious leaders. They saw Jesus as a grave threat to their power, to their beliefs, to their teachings. Kaya umiiwas si Jesus mismo na makabangga-bangga sila doon at makita siya at siya ay mahuli pa. Kaya malinaw na merong masamang hangarin yung priests against Jesus. Mark 14:56-59. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nga nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na nagsasabi, narinig namin sinabi ng taong yan, gigibayin ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Ngunit hindi rin nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo tungkol dito. This was insane. This was not a trial. Ito'y isang napakalaking circus. Kunwari trial, pero hindi. Decided na yung mga hukom kung ano ang verdict, kung ano ang magiging hatol. Mark 14:60-61. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Jesus did not answer because it was pointless. Because the court was not ready, willing, or able to listen. Because his words would only be maligned, twisted, and then used against him. Isang lesson yan sa atin, tayo man, when to keep quiet. Pero balikan natin yan maya-maya. Hindi na nagsalita si Jesus dahil alam niyang walang
uuwi ang maganda yung usapan. Alam niya, decided na ang mga hukom kung ano ang verdict nila. Kaya ayaw niyang magsalita sa mga hindi naman talaga makikinig. Jesus did not preach to rocks and stones na bingi. Halimbawa, sa Matthew 10:14, "And if the people in a home or a town refuse to welcome you or listen to you, then leave that place and shake the dust off your feet." Yan ang turo ni Jesus sa kanyang mga disciples. Pag nagpunta kayo sa isang bahay, sa isang bayan, sa isang tarangkahan o pintuan ng bayan, ayaw nila. Ayaw nila kayong pakinggan, ayaw nila kayong papasukin. Huwag. Pagpagnyo ang inyong mga paa para yung mga alikabok nila maiwan sa kanila at tumuli kayo sa susunod na bayan o bahay na willing na magbukas sa inyo at makinig. Hindi style ni Jesus mamilit. Hindi niya style to force through. Dapat willing ka, doon siya magtuturo. Luke 9:53-56, "But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, 'Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?' But Jesus turned and rebuked them. Then he and his disciples went to another village." Ayaw silang papasukin sa bayan. At sabi agad ng mga disipulong, maiinit din ang ulo at napakahanda at mabilis mag-judge. At pag binigyan mo pala ng kapangyarihan ay gagamitin agad yung kapangyarihan na yun laban sa mga tao. Sabi nila, "O, magpapawalan na po ba kami ng apoy para matupok na yung mga hindi nagwe-welcome sa atin?" Pinagalitan sila ni Jesus. Nirebuke, itinuwid, tapos tumuloy na lang sila ng kanilang paglalakbay. Matthew 26:62-63, "Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, 'Wala ka pang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo.' Ngunit hindi umimik si Jesus." Paulit-ulit ang tema, iba-ibang report ng mga gospel writers. Luke 23:8-9, "Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita yun. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan." So, hindi na pagsalita ng mga priest si Jesus, hindi na pagsalita ng king na si Herodes. John 8:3-6, "Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, 'Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?' Itinatanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri." In other words, hindi pumatol si Jesus sa provocation, sa panunukso ng mga ito na may masabi siyang mga pwede nilang magamit laban sa kanya. Pero nung nililitis ang Panginoon to move the hearing forward, Jesus gave them his answer. Jesus gave them what they wanted, and then of course, naibigay na nila ang death sentence. Mark 15:3-5, "Naghanap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Kaya sila'y muling tinanong ni Pilato." Siya, si Jesus, ay tinanong muli ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang marami nilang paratang laban sa iyo." Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Kaya sa harap ng Roman governor, napakakonti ng sinabi ni Jesus, yun lang relevant, pero wala siyang ibinigay na defense sa sarili niya sa paratang ng mga priests. Kasi alam naman niya, kung saan uuwi ang mga ito, useless. At useless din na magsabi pa siya kay Pilate. I-defend pa niya ang sarili niya, bigyan niya ng katwiran, kasi alam naman natin ang ginawa ni Pilate sa takot niya sa public opinion, sa takot niya na mag-riot yung mga tao, sa takot niya na ireklamo siya ng mga temple priest sa Rome. Naghugasan siya ng kamay kasi alam niyang mali ang kanyang hatol.
hinatulan na rin niya si Jesus ng kamatayan. So what's the point na kiusapin mo pa ang ganitong tao? It was pointless to answer. Pilate was not involved in the Jewish religious circus. He was not Jesus' audience. And Pilate was not even ready, willing, and able to be just. So, Jesus just kept silent. May lesson ito para sa atin mga kapatid. Job 15:2-3. Would a wise person answer with empty notions? Or fill their belly with a hot east wind? Would they argue with useless words? With speeches that have no value? Ang ganda ng sinabi. What's the point? Bakit ka papatol sa hindi matinong usapan? Bakit ka susunod sa leading ng mga gustong ikaw ay ipahamak sa pagbubukas ng iyong bibig? So mabuti pa, tahimik na lang. Proverbs 26:7. Like the useless legs of one who is lame is a proverb in the mouth of a fool. Kung gaano daw baliwala at walang silbi ang isang paralitikong paa, ganun din ang kahit ano pa mang magandang salita kung ito ay lalabas sa bibig ng isang hangal. So useless, wag na lang, manahimik na lang. Proverbs 23:9. Ingatan mo yung dila sa harap ng mga mangmang, hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. At sabi ng Proverbs 18:2, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais niya ay ipakitang siya'y may alam. So kung kausap mo ay mangmang, ang kausap mo ay hangal, ang kausap mo ay mayabang, ang kausap mo ay nagpapasikat lang, huwag ka nalang kumibo, huwag ka nalang magsalita, kasi hindi ka niya papakinggan. Nagahanap siya ng chance at opportunity na i-display ang kanyang kamangmangan, na siya ang magsalita, siya ang mangibabaw, so pointless makipagtalo. Kaya kahit tayo sa mga religious discourses, we don't indulge and involve ourselves in debates. Baliwala. Kasi pag may nagde-debate, pareho niyang gusto manalo. So pag may sinasabi ka, kahit maganda, kahit tama, kahit mainam, hindi nila papakinggan. Sisirain nila yon para sila ang manalo. O kaya hindi naman talaga sila nakikinig, nag-aabang lang ng pagkakataong maagaw nila yung mic at makapagsalita sila. Maagaw nila yung space para yung bibig nila ay maisingit nila sa ere. So, useless. Don't speak. Ganon din yung mga mag-asawa nag-aaway. Bunganga ng bunganga yung isa, bunganga ka rin ng bunganga. Wala mangyayari. Wala naman nakikinig eh, kundi kapitbahay. Lalo pag lockdown, quarantine, nag-aaway pa kayo, tapos may dingding dyan sa kabila, kapitbahay nyo na pala. Wala nakikinig sa inyong dalawang nagtatalo. Ang nakikinig, neighbor. So, importanteng manahimik na lang kung hindi handang makinig ang kausap. Ecclesiastes 9:17, the quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of a ruler of fools. So, pagka bulong lang, pero matalino ang nagsasabi, makinig ka. Pero kahit ipinagsisigawan, kung mangmang o hari ng mga mangmang, useless makinig. Huwag na lang. Mga kapatid, anong kinalaman nito sa buhay natin ngayon sa lockdown, sa quarantine? Well, yung iba sa atin talagang nagsisiksikan sa maliit na lugar. Or you are compelled to be together all the time, 24/7. Dapat magparaanan, magpasensyahan, huwag na magtalo.
kung meron mang points para nakakatent, makipagtalo, huwag na lang kami po. This is not the time para magsalita ng mga bagay na hindi naman handang pakinggan ng pagsasabihan mo. Baka makapaglayo lang ng loob, makapagpalala ng sitwasyon, huwag na lang, tahimik na lang. At sa ating buhay, pang araw-araw, kahit tapos ang lockdown at pwede na tayo makipag-usap sa maraming tao in a personal way, pag alam mong hindi open, huwag ka na lang magsalita. Sa mga bilya, ganyan eh. Meron kumisa na nagtitinda siya, no? Ng kung ano mga produkto niyang bilib na bilib na bilib siya. Pero ayaw naman siya pakinggan, ayaw siya paniwalaan, huwag mo nalang ipilit yung product mo. Kahit bilib na bilib ka dyan. O kaya, paniwala ka sa church niyo. Kayo naman pamilya, iba-ibang churches ang ina-attenda. Pinagpipilitan mo yung preacher mo, teacher mo, pinakamagaling. Hindi naman sila nakikinig, nakatingin sa langit, nakatingin sa loob ng kuko nila, habang nagsalita ka, nakatingin sa bulaklak, huwag ka nilang kumibo. Walang kakauwian ang pagbubo ka man ng bibig. We must learn to be silent at the right time, tulad ng itinuro ni Jesus. You may not answer when there would be no objective listening or trial. When the court is not ready, willing, or able to listen. When your words would only be maligned, twisted, and used against you. Kaya yung mga kuminsan sa social media, may sasabihin yung pastor mo na nagustuhan mo, pagkatapos i-re-repost mo, i-share, i-forward sa iba, eh inihahanap mo siya ng away. Halimbawa, sinabi ng pastor mo na ang gusto niyang magandang kulay pula. Tapos meron kang kaibigan na ang gustong kulay green. Talaga, ipopost mo pa, ipo-forward mo, isi-share, tapos sabihin mo, ano talaga magandang kulay? Di ba, pula? So yung kaibigan mo na hindi kilala yung pastor mo, magagalit doon sa pastor mo, aawayan siya, sisiraan siya, pipintasan siya, dali pinapasok mo sa bulong. Ganon din yun. Quiet ka na lang kung alam mong ayaw. Yung iba naman, alam na nila na hindi matutuwa yung pagsasabihan. Gagamit pa na ibang tao na nagsabi noon, i-quote nila para yung ibang tao ang malagay sa bulong. In the same way, huwag ka nalang kumibo. Kung yung pagsasabihan mo talaga ayaw makinig, away lang ang pupuntahan yan. Yung ayaw maniwala, yung ayaw makinig, ayaw sumunod, sabi nga sa Laguna, hayaan mo sila, huwag mong pilitin. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? The answer, of course, is no. Two people won't walk together unless they agree. So, kung hindi nila kayo mag-agree, don't walk together. Don't even talk. Don't even explain. Sayang lang ang pagod, baka lumala pa ang sitwasyon. Huwag nang kumbinsihin yung ayaw magpakumbinsi. Huwag pilitin. Huwag suyuin para mo lang mapasunod. Useless magsalita sa ayaw makinig. Yan man ay politics, yan man ay religion. Kaya ang dami-dami mga magkakaibigan na kahit wahiwalay na, nag-block, nag-unfriend, dahil sa political issues, dahil sa religious issues. Kasi ayaw nila makinig sa sinasabi mo. Sabi ka pa lang sabi, ibablock ka na lang. O sila ibablock mo dahil post sila ng post ng ayaw mo. You see? Dapat huwag ka mag-preach sa bato. Kasi yung bato walang